morning po. So nandito po tayo ngayon sa Marikit Elementary School. At habang hinihintay po namin ang aming mga kasamahan para po sa aming in-service training, hayaan niyo pong itour ko muna kayo sa aming school. Welcome po sa Marikit Elementary School. So ngayon po, papunta po tayo sa aming stage. Kung mapapansin niyo po, marami na po pagbabago sa aming stage. Hindi na po siya kagaya ng dati na maliit. At dahil nasira na po ang bubong, ginago na po ito. Ayan po, kung makikita ninyo, ganun din po dito sa baba, sa kanyang floor. Dahil po, ano siya, mababa na siya, kaya pinalaki po. So, ang mga ginastos po ay nanggaling sa MOOE na nagkakahalaga ng 49,000 dahil yun lang po ang na-approve. Then po, para sa mga yero at bakal ay nag-donate po ang ating butihing Mayor Roberto P. Agdipa ng mga materyales na gagamitin. Ganon din po ang GPTA, nagdagdag po sila ng mga yero at ganon din po sa mga ginastos na labor para po maayos ang stage na ito. So kung mapapansin nyo, hindi pa po ito gaanong tapos. Tingnan nyo po yung wall. So, palagay nyo po ano po kaya ang maganda dito sa wall na to. Okay na po kaya yan? Or aayusin pa po? I-finishin pa po kaya at i-finishin. So, dito naman po sa aking floor, makikita nyo dati po itong tiles. Kaya lang dahil sa binago po ito, ito na po ang kinalabasan. So, palagay nyo po kaya okay na po ang ganitong stage namin? Or may maisasuggest pa po kayo. Kaya dahil po doon sa mga nakakapanood ng video ito, kumakatok po kami sa inyong mga butihing puso na kung ano man po ang inyong maidodonate para sa pagpapaganda pa ng stage na to para mag-benefit pa mas maraming mga mag-aaral. Ay welcome po kayo, lalong-lalo na po sa lahat ng mga alumni na nakakapanood nito, sa lahat ng graduate dito sa Marikit Elementary School. Ayan po. So, kung hindi naman po kayo makakapag-donate, okay lang po yun. So, panuorin niyo po ang video na ito at i-share niyo po sa iba para po mas marami ang mag-subscribe, makapanood at makapaghatid, makapagbigay ng kanilang tulong para po sa paaralang elementarya ng Marikit. Tunayan po, marami pa po kaming mga paggawain dito sa paaralang elementarya ng Marikit. Bagamat wala po kaming sapat na pondo, ay patuloy pa po kaming nangangalap. Kung makikita niyo po ito, so nais po naming idugtong na para po hindi mababasa yung mga batang dadaan po rito. Kasi po tuwing umuulan, tumatakbo po yung mga bata rito, nababasa po sila ng ulan. So hindi naman po kami makakapagpagawa ng walang budget dahil sa MOOE po namin ay hindi rin sasapat. Kung tutusin po, umaabot lamang po ng 26,000 yon at 9,000 lang po yung nagagamit namin doon dahil binabayad pa po sa iba't ibang mga pangangailangan sa school, sa aming utility, sa mga school supplies, sa mga kailangan po namin. Kaya po, kung nanonood kayo ng video na to, sana po ay mag-donate po kayo. Ayan po. So ngayon po, pupunta po tayo sa isa pa po namin pinapagawa, ang amin pong learning tambayan. So, kung makikita nyo po, nandito po ang mga manggagawa, nagagawa po ng aming learning tambayan. Hello po! Hello po. Ayan. Sila po ang gagawa ng aming learning tambayan para sa mga bata na matatagpuan po sa ating mathematics part. Hindi po kayo at tignan ninyo ang aming mathematics part. Ito po ang aming mathematics part na ginawa po sa panahon ni Ma'am Maricel Galindo bagamat ini-improve pa po namin upang mas lalong pakinabangan ng mga bata. So ito po ang aming magiging learning tambayan. Ayan. So intended po talaga siya para sa mathematics pero syempre po hindi naman po laging gagamitin sa math kaya magagamit din po namin ito para sa iba't ibang gawain. Para po maiba naman ang paraan ng aming pagtuturo na hindi na lang kami naka-center lagi sa school. So mas magiging conducive din po ang environment para sa mga bata pag nagkaroon po ng learning tambayan. Kasi po hindi sila naka-center sa loob. Ito po yung mathematics part. Ayan po. So may mga benches po doon na kapag wala pong mga ginagawa or medyo busy ang lahat. Dito po, nag-aaral ang mga bata. Nagkakaroon po sila ng remedial teaching. Ayan po, kapag medyo hindi na siya mainit sa hapon. Ayan, dito po nag-aaral. Dito rin po kami nag-tutor ng mga bata. Remedial para mas maturuan sila. Kasi po, pag nasa loob lang palagi, ay nakakainit. Ganon din kaming mga teacher na iinit din po.
So ayan, ganun din po. Marami po mga benches dito, kaya mas lalo pa po namin nais ma-improve para po mas pakinabangan na nakaraming mag-aaralan. Kung mapapansin po ninyo, ang amin pong mathematics park ay hindi pa ganun kaayos. Hindi pa po ito konkreto or wala pa siyang mga tanim dahil inaayos pa po. Dahil sa nakaraan pong evaluation, sinuggest po ng mga evaluators na patambakan ito dahil masyado pong mababa. So, nababahayan po siya ng tubig, kaya po tinambakan. Kaya makikita nyo ngayon, hindi pa po siya gaanong tapos. Okay po, so bago nga po pala ang lahat, bago ko po makalimutan, ang paaralang elementary po na Marikit Elementary School na dating tinatawag nating Marikit Elementary School ay magiging Marikit Integrated School na po dahil na-approve na. Ang Marikit Integrated School po ay nag-offer na ng kinder hanggang grade 10. Kaya po sa lahat ng mga gustong mag-aral dito sa paaralang ng Marikit Integrated School, welcome po. At alam ko, napakahirap ng hindi nakapag-aral. Isang dahilan ay napakalayo po ng paaralan. Kailangan pa nating sumakay, magbiyahe. Pero ngayon po, dahil sa nag-o-offer na ang Marikit Integrated School ng high school, ay hindi na kayo mahihirapan na kahit walang baon ay pwede nang maglakad at pumasok sa eskwelahan. So hindi na po tayo mahihirapan. Ganon din ang mga bulsa ng ating mga magulang. Please like and share. Subscribe. Subscribe. 1, 2, 3, go! Click the notification bell!